pangatlong punta ko, pangatlong place ko dito na puntahan sa mag-aso. So, dyan na nga ang makikita mo ang naliligo dyan. So, ang pupuntahan namin ngayon is falls. So, punta na kami doon mga kaibigan. Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat. So, nag-welcome ako para sa inyo at shout out aking mga kaibigan, mga viewers at aking mga subscriber. So, welcome nitong lugar na pinuntuhan ko. First time kong pumunta dito na mag-aso ng sakop ng Kabangkalan Negros Oriental. So, ito pa yung mga dalaginding nandito at sila ay pupunta rin doon. Kung makikita ko lang na noong araw na ito pala ay maganda dito. So, hindi pa daw ito na-develop noon pa. So, ito nga ang magandang mga lugar dito sa lugar ng mag-aso. Bakit kaya ito tinatawag na mag-aso? Ewan ko kung meron ba akong pasabihan ngayon kung sino ang makausap ko bakit ito mag-aso. Gaaso daw or aso. Yun ang nalalaman ko noon, ha. Gaaso daw ang tubig. Ito guys, sa pababa na naman kami. At ito yung hagdan. So, kailangan gandahan lang kami dito guys. At yun ang mga view dyan. Diba? Napakagandang lugar. Yung iba ay nagpapahangin lang dahil nga ito ay summer ngayon. Salamat at pagpunta namin dito ay talagang walang ulan. So ito another hagda naman na aking magbaba ako dito. Bumababa ako dito guys. So doon namin makikita yung iba pang party. Diba napakaganda naman ang lugar. So ito na nga. Wow! Sa bandang dito naman ay isang running water na galing doon sa taas. So yan ang aming aakyatin mamaya mga kaibigan. Medyo mataas-taas nga pero okay lang. Basta puntahan lang namin ang lugar ng Mag-aso Falls. At ito pala yung baba ng Mag-aso Falls. Ang Mag-aso Falls ay doon pa sa taas. Ang ganda naman ng nature, ang ganda ng gawa ng Panginoong. So doon pa pala sa taas ang pupuntahan namin. So guys, dito naman ang isang hagdanan na akyatin ko para mapuntahan namin ang Mag-aso Falls. Kung ano sa talaga ang kagandahan doon. So ito, akyat na ako. Whew! Medyo hingal-hingal na konti. Pero kailangan ding kailangan din na mag-ingat pag-akyat dito sa taas. So ito, bababa na naman ako at kailangan kong humawak at maganda naman at ay may mga ano sa gilid, may mga talagang kaptanan o mahawakan mo. So ito na nga ang view dito. Ang ganda. Napakaganda talaga, wala akong masabi pa. 'Di ba? Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng gawa ng Diyos. Of course, ito nga ang binabaan ko ngayon at papatungo na to sa falls ng mag-aso. Kaya nakamali ako kanina ang pagpunta ko doon at dito pala yung mag-aso. Kung na makita mo yung mga tubig na ay bumabagsak galing dyan sa taas. Diba? At naka blue water pa rin siya. Diba? Ang ganda. Guys, dito na naman sa isang hagdan ay makikita mo na rin yung mga falls doon. Diba? Ang ganda-ganda. So, kailangan ko namang bumaba. Naku Lord, ito na. Babaan na naman. Ang problema nito, yung pag-akyat naman doon sa may hagdan. Wow! Welcome to Mag-aso! Ito na guys, kung makikita mo yung falls doon, napakaganda talaga, promise. O, di ba? Ito na nga ako dito sa Mag-aso Falls, guys. Di ba? Ang ganda ng lugar.
So ito nga ang first time ko na pagpunta ko dito. Kaya mainit man at saka syempre ako'y nahihingal pag akyat pagbaba ng hagdan, pero okay lang sa ulray at least nakita ko na dito ang mag-aso. So welcome to my channel. Good afternoon sa mga lahat ng mga viewers ng Mag-Aso Falls. Kung titingnan mo naman ay maganda ang tubig na galing doon sa taas. Ito nga, maraming naliligo at dahil summer na summer. At yung tubig niya ay nako, napakaganda, wala akong masabi pa. Kaya hinahangaan ko tong lugar na ito. First time ko to ng tapak dito ng Mag-Aso Falls. Hello guys, dito na nga ako sa paanan ng Mag-Aso. Maraming naliligo at napakaganda naman ang tubig, di ba? Kung titingnan mo naman ay galing bagsak, galing doon sa taas. Ang ganda talaga aking mga kaibigan. Kaya ako'y napawaw dito sa lugar na ito. Kaya ito naman ang ibang naliligo. Maraming nalaligo dito mga aking mga kaibigan. Dahil nga ay magandang panahon, walang ulan. So, summer na summer dito ng Occidental. Kaya ang lugar nga dito ay napakaganda. Ang una kong punta dito ng Mag-Aso Falls dito sa Kabangkalan. Makikita mo ng bagsak ang tubig na galing doon sa taas. Napakaganda. Kaya kung meron lang sana akong nakuha na nagdala na pagligo lang, kaso wala yun sa isip ko eh. Kaya kumukuha na lang ako dito ng mga view dito sa lugar. Diba? Ang daming naliligo, sabi nila, malamig pa daw ang tubig. So ako ay magpapaalam na dito sa lugar na ng Mag-Aso. Masaya nga, ngunit malungkot din akong pauwi ng doon sa aming lugar ng Santa Cruz Panay Negros Oriental. Kaya maraming salamat din kay Pobring Asindira sa pagyaya niya sa akin dito sa lugar ng Mag-Aso at saka yung isa pang lugar na napupuntahan namin. Maraming salamat sa iyo, Pobring Asindira. Another hagdan. Kaya kailangan namin tong aakyatin naman ulit. So hingal-hingal na naman, mahingal naman kami dito. Guys, yan ang aakyatin namin pataas. Yan ang hingal-hingal na naman kami sa pag-akyat nito. Kaya umpisahan na namin aakyat dito, mga guys. So guys, ako ay paakyat na. Yew! Talagang ito nang pinakamahirap na aakyatin papunta doon sa taas. Diba, medyo mahaba pa yun? Kaya practice na lang mga tuhod natin. So, practice-practice lang mga kaibigan at kaya ko pa namang maglakad. Medyo, hindi medyo, basta mataas to. Pero kaya nga ay kami ay pabalik na doon sa taas. So, kailangan naming akyatin na naman tong hagdan. Guys, hapon na nga dito at kami ay naghihintay sa aming sasakyan ng tricycle para makakuha o makasakay kami ng series papuntang Dumaguete. Kaya hanggang dito na lang kami at ako'y enjoy na enjoy. Nahinga nga ako dahil sa banamang taas na hagdan na akyatin namin. Kaya okay lang, kaya pa naman sa tuhod ko eh. Kaya sana enjoy na enjoy kayo mga guys sa aking pinakita sa inyong mga lugar.